Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipo ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tare, na ama ni Abraham at ni Nakor. Sumasamba sila sa ibang diyos-diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman ito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron at sa tulong ng mga Himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinaguho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab ni Balak na anak ni Zippor at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreyo, Perezeyo, Kananeyo, Heteyo, Gergeseyo, Heveyo at Hebuseyo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi niyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming mga chapters ang nilaktawan natin sa aklat ni Josue. Hindi na natin binasa paano nila tinalo ang mga unang lungsod na kanilang sinalakay.
ang lungsod ng Jericho, ang lungsod ng Ai, at ang marami pang mga lugar na pagmamay-ari ng 7 mga tribu na mga taga-roon. Ang mga Amoreo, Pereseo, Kananeo, Heteo, Gergeseo, Heveo at Hebuseo. Noong makuha na nila ang halos buong lupain at naipamahagi na ito sa mga tribu ng Israel, nagpatawag si Josue ng isang general assembly ng lahat ng mga leaders ng mga Israelita sa lungsod ng Shechem na isang dambana ng Diyos. Ang pagbasa natin ngayon ay ang panayam, ang speech ni Josue sa mga pinuno, mga matatanda at mga tagapangasiwa sa lahat ng mga tribu ng Israel. Una, ikinuwento niya ang kasaysayan nila mula kay Abraham noong tinawag sila ng Diyos mula sa kanyang pamilya sa may ilog Euphrates. Mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, siya ay nagsamba sa iisang Diyos lamang at siya lang ang sinunod niya ang tawag ng Diyos na ito na iwanan ang lahat at pumunta sa lupain na ibibigay sa kanya. Binigay ng Diyos kay Esau, ang kapatid ni Jacob, ang kaburulan ng Seir, habang ang pamilya ni Jacob ay bumaba sa Ehipto. Tumagal doon ang mga Israelita at doon sila dumami. Sa pamagitan ng maraming himala, nakalaya sila sa pagkaalipan sa Egypt at naglakbay patungo sa lupain na ipinangako sa kanila. Sa daan, pinasumpa sila ni Balak, ang hari ng Moab, kay Balaam. Sa halip na sinumpa, sila'y pinagpala. Talagang ginagabayan sila ng Diyos. Nakapasok sila sa lupain ng Kanaan at natalo nila ang mga taga-roon. At ngayon sila'y naninirahan na sa mga bahay na hindi nila tinayo at nakikinabang sila sa mga ubasan at taniman na hindi naman nila binungkal. Nakikinabang sila sa mga ubas at ulibo na hindi naman nila tinanim. Talaga na ang Diyos ay tapat sa mga pangako niya. Medyo matagal nangyari ang kanyang ipinangako, pero ginawa niya ang kanyang sinabi. Mahalaga bang balik-balikan ang kasaysayan ng mga ginawa ng Diyos para sa atin upang hindi tayo makalimot sa pagkalinga ng Diyos. Dito sa Shechem, sasariwain uli ng bayan ng Israel ang kanilang pagtitipan sa Diyos. Pero bago nila ito ginawa, isinilaysay muna ni Josue ang kwento nila bilang bayang hinirang ng Diyos. Ang kwento ay nagpapatatag sa kanilang belongingness sa Diyos at sa kanilang pagkakaisa. May iisang kwento pala sila. Kaya mahalaga na balikan ang kasaysayan upang ang kanilang identity ay hindi mawala. A common history is important to forge an identity as a people. Habang binabasa natin ang kwento ng Israel, huwag natin isipin na ito'y kwento lang ng mga Hudyo. Ito ay kwento din natin kasi ang ating kasaysayan ng kaligtasan ay nagsimula din kay Abraham. Tayo ay mga anak din ni Abraham at dadaloy ang kanyang kasaysayan hanggang kay Jesus, na siya naman ang ating kapatid at manliligtas. Ang kwento na isilaysay ni Josue ay sa totoo lang kwento natin. Ang Biblia ay hindi lang aklat ng mga Hudyo. Ito'y aklat din natin kasi kasama tayo sa kasaysayan ng kaligtasan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.